na talakayan ang sumabog sa Senado sa pagitan ni Senator Rafi Tulfo at mga opisyales ng DTI. Ito ay kaugnay sa mga produkto na naglalaman ng mataas na harmful content ng ingredients na hindi na-regulate ng DTI at ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Agriculture at Department of Health. Panoorin at pakinggan ang Bardagulan sa Senado. Sama po sa inyong mandato na i-monitor po, again on your own initiative, yung pong mga produkto na binibenta po sa merkado, especially po para sa akin, na produkto na kinukonsumo po ng mga mahirap nating kababayan. And what I'm referring to po ay itong mga instant noodles and sardines. Now, siguro po marahil ilan sa inyo ay hindi kumakain ito, pero ako po nakakain na ito ilang beses. Kung babasahin niyo po dito sa label, napakataas po ng sodium content. Ang allowed lang po, daily sodium content, sabi po ng mga eksperto natin, is 2,000 per day. Dito po, makikita natin merong 1.6, merong 1.8, may 1.9. Once a day lang po yung 2,000 sinasabi, ano po. And ito po mga instant noodles na ito, hindi lang po once a day kinukonsume to ng mahirap. Kasi this is the only food that they can afford. Kaya nga po ang tawag dito, poor man's food. Now, some of them will consume twice a day, three times a day, at kung minsan may kasama pang merienda. So off the chart na po talaga kung bibilangin natin sa, sabihin natin sa 1,500 na lang talaga. So this is 1,500, 3,000. Sobra-sobra na po. Maraming beses na po tayo nakarinig mula po sa ating mga health experts, medical experts, even mga consumer advocates na nagsasabing too much sodium po itong mga produktong ito na binibenta sa ating mga merkado. By the way, to just remind you, 1,200,000 Filipinos every single year ang nagkakasakit po sa kidney dahil po sa pagkonsumo ng mga maalat na produkto. Yung survey na po yan ay nanggaling po sa National Kidney Institute natin. Now, meron naman po alternatibo para mapababaan po yung sodium nito. Again, I would like to reiterate na hindi po ako again sa pagbebenta nito. As a matter of fact, botong-boto po ako kasi ito lang po yung mga pagkain kaya po namang mahirap nating kababayan. So hindi ko po pinatatanggal to. Continue selling this because this is affordable, especially for the poor. In fact, ginagamit po ito kapag may mga kalamidad, ginagawang pagdidistribute yung tinatawag na food packs para naman sa mga nasaanta ng bagyo. However, ilagay po dapat natin sa lugar yung pagbibenta o pagpapayag pagbibenta ng mga pagkain, especially po na kinukonsumo ng mga mahihirap. Ang mga mahihirap po nating kababayan, mukhang napapabayaan. Napapabayaan po sila dahil hindi po nakikita yung kanilang kapakanan in the name of making revenue at their expense. Bakit po tuwing meron po tayong ginagawa o meron pong nangyayaring bentahan ng mga pagkain, bakit po hindi natin tinitingnan yung kapakanan ng mga maliliit nating kababayan, especially on this one, na sila naman po talaga ang kumukonsumo nito? Now, my question, sir, ma'am, ano po ang ginagawa po ng DTI? Sa pagkatagal-tagal na ng panahon, marami na po mga eksperto nagsabi, hey, masyado mataas ang sodium contents ng mga instant food natin, injurious and hazardous po yan sa kalusugan ng mga mamamayan. And yet, it continues, it goes on and on and on, at wala po nagsasalita ang mga taga-DTI para sabihin, yes, tama nga po pala kayo, hey, manufacturers, babaan nyo po yung sodium contents niyan. Because I can give you an example, dahil sasabihin nyo po na kapag pinabaan na yung sodium content, hindi na masarap. Nope. Ayon po sa pag-aaral, especially sa Japan, meron pong alternatibo na para hindi na po kailangan gamitin pa yung sodium. May tinatawag na magnesium chloride as alternative to sodium chloride to instant noodles. Sa Japan po, ginagamit itong magnesium chloride. Hindi na po sila gumagamit ng sodium chloride. Now, I'll give you an example. Yung pong
pinaka top seller sa Amerika na sardinas. Bumuelta tayo sa sardinas po. Sample pa. 70 milligrams lamang po ang content ng kanilang sodium. 70 po ah, 70. Sa Pilipinas, ang sodium content ng sardinas, Ligo sardines 610. 555 sardines 600. Mega sardines 310. Young Town sardines 207. Unipak 252. Now, bakit po hindi natin pwedeng gayahin itong sa Amerika na mababa po yung sodium content and on top of that, ginagawa pang yung alternatibo na sinabi ko kanina na kapalit po ng salt. Bakit po? First of all, I want to greet the members of the committee, subcommittee chaired by Senator Mark Villar, and with the presence of Senator Rafi Tulfo and Senator Coco Pimentel. Now, I will respond to the issues raised by His Honor Senator Rafi Tulfo. We realize the issues raised are very important, and hopefully, I wish we could have acted on this. But unfortunately, Your Honor, Senator Tulfo, the responsibility for the issues that you raise does not fall on DTI, but rather on the Food and Drug Administration. FDA, Agriculture, and DOH, tama? Implementing agencies as provided for in the Consumer Act, Republic Act 9394, the provisions of this article and its implementing rules shall be enforced by A, the Department of Health, okay, with respect to food, drugs, cosmetics, devices, and substances. Mm-hmm. B, Department of Agriculture with respect to products related to agriculture. And C, Department of Trade and Industry with respect to other consumer products not specified. So nabanggit po yung pangalan dito ng DTI? Hindi po sa responsibility ng DTI na i-certify yung composition ng food products. So, sorry, sir, I have to interrupt you, Mr. Secretary. Ito naman po tayo, tuwing magkakaroon po ako ng hearing, example na lang po, yung sa energy, nagtuturoan po kayo. Nagtuturoan po, nakakalungkot po ito eh. Wala pong gusto umamin, wala pong gusto umako. Dito naman po sa Article 10, nakalagay doon, on your own initiative. So dapat po kayo mismo gumagawa ng inyong initiative. Hindi nyo na po kailangan pa mapagsabihan. Kasi po at stake dito yung kalusugan, welfare ng ating mga mahihirap na kababayan. Because these are the food o products na kinakain po ng mga mahirap. And siguro po, kayo po, I bet you, hindi po kayo kumakain ito kasi alam nyo naman po siguro, baka healthy buff po kayo, hindi siguro kayo kumakain ito dahil alam niyo po ang consequence kung palagi kayo kumain ito. So siguro po, mga kinakain ninyo, baka mga pituccini, o kung ano pang mga masasarap na mamahaling mga produkto. Ano pa ba yung sa mga ano? Sino bang mayaman dyan? Ano pa? Pasta. Ano pa? Ano pa yung mga pasta? Kasi hindi ako mayaman, hindi ko makain eh. Hindi yung sa mga noodles. Pasta. Sino ba mayaman dito? Umiwas kayo ba? Kasi ako hindi kumakain noon. Hindi yung pasta okay yun. So, sige, magkonsulta kayo. Siguro yun ang kinakain nyo, pasta. Hindi kayo kumakain ng instant noodle. Ako nakakain ako nito. Pero, nung malaman lamang ko napakataas ng sodium content, tinigil ko na po. Now, ang mahirap po dito, Mr. Secretary, agad-agad, inalis nyo po ang responsibility sa inyong tanggapan. Sana po naman, kayo po mga nasa gobyerno, huwag na po tayo magturuan kung kakapakanan po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. It should be on your own initiative. If you know these products are not good for the health of the Filipino people because they're considered as hazardous at sinabi na po ng mga eksperto yan, dapat po on your own, huwag po tayo maging Poncio Pilato, maghugas ng kamay and pointing fingers at sa ibang departamento. Hindi po maganda yan, hindi po healthy yan. Hindi po. Pangit po yan. Pag nalaman po natin na ito po pala ay mataas ang sodium content at narinig na po natin sa mga health experts, marami na pong sasabi, mga consumer advocate, paulit-ulit na lamang po, dapat po umaaksyon na kayo on your own.
Hindi po yung sabihin nyo, ah, hindi po namin kasi trabaho yan. Trabaho ng FDI yan. Trabaho ng Department of Agriculture. Trabaho ng Department of Health. Hindi po. Dapat, ang gagawin nyo, hey, DOH, Agriculture, FDA, mag-usap-usap tayo. Teka muna. Eh, hazardous to health pala ito. Injurious sa health ng mga consumer, lalo yung mga hirap nating kababayan. Mag-usap tayo. Ganun po ang gusto ko marinig. Hindi po yung magtuturoan kayo left and right. Hindi po kami nagtuturoan, Senator Rafi. Sandali lang po, sir. Sorry po, sir. Klaro-klaro ang batas na sinusunod namin. At saka ang DTI, walang, hindi lang authority, wala rin competence, ano? Ayan, sir, by their own initiative. What does it mean by their own initiative? Ibig sabihin, dapat po, sir, meron kayo initiative. Wala po expert, health expert na magsasabi sa atin. Sir, marami na po nagsasalita ng mga medical expert. Hindi dapat, iahin natin sa ano yan, sa DOH. Kaya nga, sir, kaya nga sinasabi ko, sir, kasi po kayo nasa frontline sa pagbebenta, sa pag-aalaw na itong mga produkto ito may ilagay sa shelf ng mga department stores. Trabaho niyo po yan. Dapat kasama rin po sa inyong trabaho na para mag-check at alamin kung ano ba talaga itong mga produkto ito, anong laman ito. Of course, FDA. Pero sana, sir, marami na pong expert na nagsasalita niyan, di ba? Marami na po. In fact, I for one did speak at one point about the high sodium contents of this product na I'm sure po nakarating sa inyo. Imposible hindi. Marami na po nagsalita. In fact, even Dr. Willie Ong, na sikat po sa social media. Nagsalita na rin po siya. Don't tell me hindi po nakarating sa inyo yun. Marami na po mga medical expert nagsasalita tungkol dito. Don't tell me hindi nakarating sa inyo yun. For sure nakarating sa inyo. Kaya lang sinasabi nyo, eh, hindi naman namin responsibilidad yan. Pang, yun lang po point ko. Hindi kahit po. Hindi po nyo responsibilidad, dun sana po gumawa kayo ng way. And again, by their own initiative, ito pong sinabi sa Article 10. Yung pong Article 10, hindi applicable yan sa DTI lang. Kung sino ang concerned agency, yun ang susunod sa Article 10. Pero nga po, hindi, pero kasama kayo sa DTI dito. Products. Pero kasama po kayo sa DTI. Kasama po kayo dito. Hindi po. Kasama kami dyan for non-food products. Pero sir, kayo po ang nagmo-monitor sa pricing at paglalagay nito mga produkto. Price, tama po. Di ba? Oh, pero yung labeling, hindi po kami. Pero sir, hindi naman kailangan sa labeling lamang. Ang sinasabi ko po paulit-ulit na kanina for the end time, on your own initiative, kapag nalaman nyo po, kahit pasabihin natin ang responsibilidad nito sa FDA, nandiyan pa rin po sa inyong responsibilidad na kayo po ay makikipag-usap sa iba't ibang kawanin ng gobyerno. Di ba? Kung non-food products, Mr. Senator. Pero sir, ang saan po nakalagay dito non-food products? Sige nga po sa Article 10. Show me. Balik tayo sa Article 6. Kung sino ang implementing agency. When it comes to food, drugs, cosmetics, devices, and substances, Department of Health ang implementing agency. Okay. Ang Department of Agriculture, products related to agriculture. Okay. Department of Trade and Industry with respect to other consumer products not specified above. Okay. Sir, granting hindi po sa inyo, talagang umiiwas ka, sir. Hindi. Hindi ako umiiwas. Kahit mabuti tayo itong hanggang alas 5 ng hapon, I don't care. They have to refer. I-refer nyo po sa concerned agency. Ngayon, kung nakarating po sa inyo, granting na talaga hindi po kayo talaga dapat dito, i-refer nyo po, you should have the decency man lang sana para ipakita na meron kayong concern sa kapakanan ng taong bayan, refer to the proper agency. Granting na hindi talaga kayo, sige, nagbanggit ka ng Section 6 o Article 6. So sana, sir, nagsabi kayo, hey, Department of Health, Department, whoever that department is, mag-refer lang po kayo. In my case po, ako po, I've been doing, wait a minute, sir. Ako po ay nasa public service, broadcaster po ako. May nilalapit po sa akin problema tungkol po sa kung ano man sa departamento nating gobyerno na hindi ko naman po sakop dahil ako po ay broadcaster. Ano pong ginagawa ko? Nire-refer ko po. Even if it's not my problem, even if not my concern as a broadcaster, I do something about it on my own initiative because meron po akong concern sa kapakanan ng taong bayan. Kasi po kung pag-iisip ko, katulad sa pag-iisip nyo, then wala ho sana ako masosolve na problema. Excuse me. Na po ba sa Department of Health? Secretary, if I can just make a suggestion, perhaps the DTI can coordinate with the FDA for information disclosure on what food contents are above. I'm very moved by yes, the passion of our this meeting, Mr. Chairman, I will refer this to the Department of Health as requested by Senator. That's what I'm talking about. Sana kanina mo pa sinabi yan, sir. Kasi pangit po, sir, magtuturoan tayo eh. Yung po lang yun eh, i-refer nyo po. Maging concern din po kayo. Kahit hindi po responsibilidad nyo, like I said, ako po, broadcaster po ako. May lalapit po sa akin na problema na hindi ko naman po problema bilang isang broadcaster. Kung ano man ang departamento ng ating gobyerno, nagre-refer po ako. Meron po ako makita dyan sa daan. Meron po ako makita kung ano man yung nangyayari sa kalye. What do I do? As a concerned citizen, ako po,
ay tumatawag sa concerned agency para sabihin, hoy, may problema ka, hoy, may problema ka, hoy, may problema ka, magtulungan kayo, magtulungan tayo. Hindi po yun, hindi ko papansinin yan kasi hindi ko naman sakop na problema ko yan. Huwag po, maging concerned tayo. Do not use that na hindi sa amin yan, therefore, wala na akong pakialam, huwag po. Hindi po maganda pakinggan. Yung ni-raise nyo, Senator Tulfo, I'll bring it up. Pero on my own, I cannot say na unhealthy yan, ano? Sir, mataas ang pinag-aralan nyo. I would assume na hindi ho kayo ma-appoint sa inyong posisyon kung hindi po mataas ang pinag-aralan nyo. At siguro naman po, sa tinagal-tagal nyo na po sa government service o private service, marami na ho kayo mga kaalaman, especially sa health. Siguro naman po, alam nyo po yung high sodium content sa isang food ay hazardous sa health. So siguro naman po, hindi na kayo kailangan pong sabihan. Siguro naman po, like I said, kayo po ay nakamonitor sa social media o sa media na sinasabi yung high sodium content, nagkukos po yan ng kidney problems, diabetes at kung ano pang sakit. Siguro naman po, kayo po isang malusog na tao. Nakikita ko po, slim po kayo. Nakikita ko po, yung mga kinakain yung pagkain, siguro po, ay healthy. I can assume, just by looking at you, just by profiling you, I can see that you're a healthy buff. You exercise, you eat good food, proper diet, good rest. And you know that, nabawal to. In your terms, bilang isang health buff, alam niyo po na high sodium content sa isang food ay bawal po sa mga katulad ninyo na isang health buff. Tama? Mr. Senator, we'll bring it up with the proper authority. Yan po ang gusto ko, sir. Ang pinakaayo ko, sir, pasensya na po, ah. Yung nagtuturoan po. Hindi po ako nagtuturo. No? Hindi po kasi kanina po, sir, tinuturo niyo. May responsibility. Kaya nga po, hindi nga po pwedeng ganun. Dapat po, nagtutulungan po kayo. Kung sino po yung may problema na isang agency, lalapitan niyo po on your own. Na may problema po tayo, magtulungan po tayo. Hindi nga namin responsibility to, pero pwede ba magtulungan tayo kasi nakikita po namin, ako po, si Secretary Pascual, isa po ang health buff, I know for a fact na high sodium content sa isang pagkain, bawal po yan, hindi po maganda. You should have done that. Di ba? Tama ba ako sa isang health buff? Sinabi nyo, Senator Tulfo, gagawin ko. Pero nung hindi ko alam kung may hazardous health nga yung mga produkto na yan. Ano? Yes, if I can just interject, I'd like to thank the Secretary for his commitment to coordinate with the FDA regarding the concerns of Senator Tulfo, who's very valid concerns regarding the health, and he's very passionate about this issue. So I'd really like to thank, I really appreciate your coordination with the FDA so that we can improve the situation, especially in the health. I'm sure we can all work together, the Senate, the Department of Trade and Industry, and of course the health agencies who will also give us their professional opinion. So thank you very much.